Isang magandang umaga po mga boss. Ngayon po ay araw ng Linggo. Late po tayo ng upload. So don't forget to like, share, and subscribe ng ating video. So ngayon alas 9 na po ng umaga mga boss. So late po tayo ng upload, no? Ilang oras na lang mag-umpisa na po yung karera sa Malbar. Bago natin umpisan yung lahat, sa mga hindi pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, Best Time TV mga boss, sana mag-subscribe na po kayo sa ating YouTube channel, Best Time TV. At don't forget to like, share, and subscribe ng ating video. Sa mga hindi po nag-skip ng ating ads, maraming salamat po mga boss. Malaking tulong po yan sa ating YouTube channel, yung pag-skip ng ating ads. Ayan, no? Umpisa na po natin dito po sa race number 1. Itong race number 1, may din po ito mga boss, 1400 meters. May 5 kalahok po dito sa race number 1. Para po sa akin, itong race number 1, anybody's race po ito mga boss. Dahil may din po ito, halos yung iba dito, halos hindi pa ganong piniperso si kabayo dahil kumbaga mga batang kabayo. Yung iba naman unang sabak pa lang sa takbuhan, so halos hindi mo pa masasabi na yung kabayo na yun ay magaling talaga. Dito sa race number 1, 3 Roland Babidin race, para po sa akin si Jerry Boy na numero 3 ang tingin ko medyo agrabyado sa laban, kasi ang huling takbo po nito, no? Nag-barrier po ito nung last October 30. Medyo hindi maganda, no? 1.22. Medyo malayo sa 1200 meters po yun mga boss, 1.22. Although barrier lang siya, pero yung 1.22 talagang parang nagja-jogging lang itong si kabayo. Para po sa akin, medyo hindi na po pangkuha. Hindi ko po siya korsonada. Yung po yun, no? Hindi ko po siya korsonada dahil yung barrier niya 1.22. So si Mr. C po ko tino, nakapagtakbo na po ito nung last two runs po ito, regular race, mainam naman. Si Sahib naman, medyo mahaba pa yung bakasyon po nito kasi ang regular race nito December 8 last year, tapos tinakbo sa barrier ngayong October 29 lang, 1.18 siya. Tapos si Master Bell naman, ito magaganda naman yung palahi nila Build Racing Stable, you know? Talagang pang triple crown yung mga pang hupol yung mga kabayo. Tingin ko itong malayamado dito, itong numero 4 ng Master Bell. Para po sa akin, hindi pa ako mawawalan yan mga boss. Yung numero 5 ng Church naman, ito veteranong kabayo na po ito mga boss. Tumatakbo na po ito sa mga mahabang distansya, sa 1400 meters. Para po sa akin, pwedeng pansama. So dito sa race number 1, so 4-5 lang po ako mga boss, base po sa 4-5 race number 1. Hindi po ako mawawalan sa numero 4 Master Bell, kasi ito maganda po yung palahi nila Build Racing. Talagang panghupol po yung kanilang mga kabayo, mga bagong kabayo, 3-year-old, at saka pang triple crown. Master Bell, sana mag-umento pa po yung nito, takbo. Master Bell tsaka Church, veteranong kabayo. Kung may isasama man po ako dito isa, tingin ko Master si Mr. C. Pukot na rin, pang protection na rin kung sakali man. So dito, magtatatlo lang po tayo, no? 4-5-1 po tayo para for the sake of winner recall. 4-5-1, kung sakali kapusin po ng pagka-condition po si Master Bell, tingin ko yung numero 5 kong Church tsaka itong si Mr. C. Puko, tingin ko yun na rin yung mananalo dito sa race number 1. So 4-5-1 po tayo, race number 1. Let's come to race number 2 na po tayo, no? Sa race number 2, second league juvenilistic race, no? Dito 1400 meters, umpisa po ito ng pick 6 event, itong race number 2. Para po sa akin, tingin ko pugong-pugong na po yung laban. Dito na po ako sa numero 2 na Constatic Over. Ang ganda ng tinakbo itong last run, 1.11 pa. 1.11.8. Malayang-malayang nung nanalo. Nawala na po yung mga nila dito, yung sila lalo na hindi na po in-entry ni
Dinor Abalos, no? Tsaka yung isa pa, yung kay Sevilla na kabayo. Ang in-entry ni Sevilla dito, yung bagong kabayo, si Amans. Amans. Pero tingin ko, patok na po ito. Con static offer. Solo po tayo. Range number 2. Numero 2, con static offer. Let's come to race number 3. 11 to 15 split, 1400 meters, peak 5 event itong race number 3. Meron tayong siyam na kalahok. So, itong race number 3 talagang magandang karera. Para po sa akin, magandang karera po itong race number 3, no? Sumaging Cave, tingin ko agrabyado sa laban. Para po sa akin, agrabyado po si Sumaging Cave. Nalalakasan pa ako sa laban. Achiholi, may chamba. Majestic Star, magaan sa laban po si Majestic Star dito. Antonio de la Mugues, ito bagong baba po ito. Para po sa akin, may chamba. Tapos eh, mahabang bakasyon. Pero, bago po ito nagbakasyon, eh, no? Huling takbo nito, GBT pa. Group B on time. 13. Segundo po siya. 127.2. So, tumatakbo po ito si Tapos eh. Mainam po yung mga takbo nito sa mga last run, latest run nito sa regular race. Kaso nga lang, medyo mahaba lang bakasyon po ni Tapos eh. Blame the Ghost, may kunting chamba. Bantay Sarado, segundo nung last run, eh, no? Medyo lumakas ang laban po ni Bantay Sarado. Dito, Go I Don't Go, na segundo po siya kay Go I Don't Go. Tingin ko may chamba. So, umintado si Kabayo. So, Kalanggaman, malakas ang laban ni Kalanggaman dito. Lumakas ang laban. Rainy Days, palagay ko, walang panalo para po sa akin. Walang panalo si Rainy Days. Kaya dito sa race number 3, mga boss, eh, no? Race number 3, first choice, Majestic Star. Para po sa akin, makupad lang po talaga ito sa alisan, pero para sa akin, malaki chance. Mabigyan lang ng magandang importansya ng connection. Second choice ko, Tapusay. Tapusay, sana po, bumalik yung tikas nito sa pagtakbo ni Tapos eh. Kalaban lang nito, mahaba bakasyon eh. So dito, third choice natin, Blame the Ghost. Amintado si Kabayo, mga boss. Para po sa akin, pansama si Blame the Ghost. Kaya dito sa race number 3, tatlo tayo, no? Majestic Star, Tapos eh, Blame the Ghost po tayo. Race number 3. So let's come to race number 4 na po tayo, no? 6-13 split, 1400 meters, peak for event itong race number 4. Meron po tayong 11 na kalahok po dito. So maganda po yung lineup dito sa race number 4 po ulit, no? Red Hawk, ulitin natin, Red Hawk. Malakas sa laban. Agrabyado po sa grupo si Red Hawk. Binibini, tingin ko agrabyado po si Binibini. Pindant, medyo malakas yung laban ni Pindan dito. Green Child, ganun din. I Like This Girl, ganun din. No Sinyang Yana, para po sa akin may chamba. Adorable Felicia, malakas sa laban. Snow White, ito bagong baba po ito si Snow White, mga boss. Vitrius, segundo nung nakaraan. Smarty Jazz, malakas sa laban. Flywheel, may chamba po. So dito sa race number 4, first choice natin, Snow White. Question de la Boss po ito. Baka sana mabigyan ng importansya ng connection si Snow White. Second choice, Flywheel. Gumana ang laban ni Flywheel dito. Tingin ko may chamba na po si Flywheel. Third choice ko, No Sinyang Yana, na numero 5. So 7, 11, 5, race number 4. Let's come to race number 5, no? 11 to 15 split, 1400 meters. Race number 5. May siyam na kalahok po tayo. First choice ko dito, Kaboom. Magana sa laban si Kaboom na sigundo nung November 2.
second choice ko, Captain Bob na numero 5. At third choice ko, Potential. Jan Alvin ko siyang rarenda pa. So dito, 4, 5, 9. Base number 5 po tayo. To race number 6 na po tayo, penultimate race, 1400 meters, 22-27 split. Dito mga boss, meron po tayong 11 na kalok sa race number 6. Ah, dito, magandang karera po ito, itong race number 6 mga boss. So, marami po yung tingin ko may panalo. So dito, first choice natin, Golden Sunrise. Mag-ana sa laban po ito mga boss, yun, veteranong kabayo. Numero 9, Golden Sunrise. Matulin din po itong mga boss. Itong si Golden Sunrise. Pwede pong pandira, pwedeng sunod po ito. Pwedeng rimati po ito si Golden Sunrise. Second choice ko po, itong numero 10 na Charm Campaign, veteranong kabayo. Ito, dating tumatakbo po ito sa hopeful, itong si Charm Campaign mga boss, ino? Nung kabataan po nito, nung nasa 3-year-old pa lang po ito si Charm Campaign, talagang panlaban po ito sa hopeful. Second choice po natin yan, si Charm Campaign. Third choice ko, itong itong numero 11, Inclusion. Galing sa panalo po ito nung October 26 para po sa akin. Kumintado si kabayo. So dito sa race number 6 mga boss, tatlo po tayo, no? Golden Sunrise, Charm Campaign, Inclusion po tayo, race number 6. Let's come to race number 7 na po tayo, last and final race, para tingnan na po ito. 1400 meters, 11 na kalahok po itong race number 7. Magulo po itong race number 7 mga boss, you know. Mas maganda mag-protection po kayo dito. Magulo po itong race number 7. So dito, first choice ko po sa race number 7, itong veteranong kabayong Work From Home para po sa akin. Dito po ako sa Work From Home, marami pong matutulin. Second choice ko, couple entry po nito si Doomsat 7, kaya kumbaga lalong tumibay. Second choice ko, Hombre. Hombre is may mga takbo po ito ng 1.26. Nung nakaraan nga, nung nanalo nga po ito nung grupong 11, 1.26 po ito. Para po sa akin, may chance, Hombre. Third choice ko po, Samerul. Lumaban po ito sa stick race, itong si Samerul mga boss. Lumalaban po ito sa matataas na grupo. Para po sa akin, malaki chance, Samerul. May fourth choice po tayo dito mga boss. Sa race number 7, mahirap po ito. Mas maganda nga, magmadami po kayo dito. Stripe of Pink na imported horse. Para po sa akin, may chance, Stripe of Pink. Kaya dito sa race number 7, apat po tayo mga boss, you know. Doomsat 7, Samerul, Hombre, Stripe of Pink. So good luck po para po sa araw ng Linggo. Sana yung makatulong aking giyam mga boss. Dito sa race number 7, magdagdag po kayo dito mga boss. Galingan niyo po dahil paratingan, napakahirap po. Halos karamihan dito may panalo, may chamba dito sa race number 7. So good luck po at magandang umaga po sa inyong lahat.